Bidding documents. Ang tawag po nila dyan, Swiss challenge. Kaya nga may bidding. Swiss challenge. So Japan, Mr. Chair? The and that opens to corruption. Kasi nga po, siyempre, yung mag-outbid, eh, may lagay. Diba? Senator Coco? Yes, sir. So, Mr. Chairman, rini-raise nyo ito in connection with contracts bidded out by PCSO? Ito ba? Kasi I want to ask, ano yung what possible contract could be open to a Swiss challenge? Nangyari na ba? Ito ba ay nabuksan natin because meron tayong alam about PCSO contracts? Meron kasing narating sa akin mga ganong klaseng balita, Senator Coco, na pagdating sa matapos manalo yung nag-bid yes, sa isang kontrata para sa isang mag-operate ng STL sa isang lugar. STL. So, binibid kasi yung ano eh, yung isang area, ibibid yan yung gustong maging operator siya sa lugar na yan. So, yung may pinakamagan, the lowest bidder, tama ba ako? Lowest? The highest bidder, yun po yung mananalo. So, may nanalo na, highest bidder. And then, lo and behold, may papasok. Teka muna, magkano bang binid niya? Sabi na ba, piso. O ako, 2 piso. O sa'yo na, 2 piso ka pala eh. After the fact, ang tawag niyang Swiss challenge nila. Tama buha ko. And then, meron pa yung isa. Ulitin ko. Meron pa yung isa. Yung pong pinapadikyo, kung hindi man gagamitin yung Swiss challenge, kung tawagin nyo, yung pinapadik, yung nanalo, pinapadikyo. At hanapan po ng kung ano ng butas, and then, magbubutuhan po yung board. Now, kung yung mga board ay mga friendship, eh, syempre, mananalo yung gustong dapat ipanalo nila. Pakisagot lang po, attorney. Kung gusto po sagutin. Good morning, Mr. Chair. Thank you. Regarding the Swiss challenge, there is no such provision in our rules. However, I was informed that this happened during the time of previous administrations where they allowed the Swiss challenge. But as far as PCSO is concerned now for STL, we have the 2020 rules which do not provide for a Swiss challenge. In fact, if I'm not mistaken, Swiss challenge is only allowed for BOT rules. For PCSO, wala pong ganun sa STL, wala pong ganun. Okay, kung there's no such thing as Swiss challenge, it's not being allowed. Then yung po manabigyan po ninyo ng kontrata dahil sa Swiss challenge, nanalo dahil sa Swiss challenge na yan, pakanselahin nyo, ikansela nyo. It should be considered null and void kasi illegal pala yon. This happened during the previous administration, so I was informed this was around 2016. Mr. Chair. No, may manangyari na 2021. Meron pa po. Meron po. Meron po mga nangyari recently. Meron pa po. If that is the case, Mr. Chair. Investigan niyo po. Yes, sir. Yes, Mr. Chair. I-cancel niyo po yung kontrata na yun. Yes, Mr. Chair. Definitely, if that occurred during... Isang example po sa Quezon City. Kaya nga po, nung hearing natin dito, yung Quezon City po, gumamit ng dami yung previous administration na mataas na official doon. After the hearing, ibinenta sa isang tao, and that's illegal. So if I were you, you have to cancel that... a franchise license dyan sa Quezon City because hindi mo pwede ibenta yan nang hindi dadaan po sa rebidding o panibagong pagpipirma ng kontrata at pagbibid. Mr. Chair, we will look into that. Quezon City, sir. At hindi lang po sa Quezon City, mag-imbestiga ho kayo na napakarami pong mga probinsya na nagawan po ng tinatawag na Swiss challenge. Meron po yan, just investigate. Okay? Yes, okay. We will do that, Mr. Chair. Thank you. Isa pa po. Pa, dalawa na lang. Mr. Chair, before you continue, klaruhin ko lang, ma'am, yung sinasabi ni Chairman na Swiss challenge is not allowed by law. So, hindi talaga, ha? Wala talaga yan. Dahil under our procurement law. Yes. Because you are procuring services dyan, di ba? No. So, covered dyan na procurement law. So, wala mang ganun sa procurement law. Actually, sir, this is not considered a procurement agreement because under the procurement law, of course, the lowest bidder will win.
But here in the STL operations, it would be the highest. That would the strictly, if we will follow the rules, it would be the highest the proponent that will give us the highest GMR or the PMRR. Opo, opo. Alam natin yan, pero ang tinatanong ko lang is, yung ginagawa bang proseso ng PCSO sa pag-bid out ng franchise ay in conformity with the procurement law natin? No, sir. Hindi nyo susunod din? We have the 2020 IRR which was approved by the Office of the President because this was also, well, actually this started 2016. May amendment po 2018. So, kaya pa lang yung gumawa ng milagro dyan? Anytime gusto yung gawin, wala pala kayong sinusunod ng batas? Meron po yung IRR po. Pero hindi po siya patterned after the procurement law. Hindi po. Kasi agent, kumbaga, this is considered an agency agreement, sir, between PCSO so, and... So, kaya pala maraming nangyayari na pag-open nga. Yung example ni sinabi ni Chairman, pag-open... Ito yung highest bidder. Tapos nagtaka na lang siya, bakit hindi siya ang na-consider? Na, kung ang pinaka-main consideration natin dyan is kung sino makapagbigay ng pinakamalaking revenue sa ating gobyerno, dapat siya ang mananalo. Tapos ngayon, yung pinakamaliit na revenue ibibigay, siya nanalo. May nangyayari. Hindi mo madidina yan. Kahit na ordinaryong tao, nalalaman yan na may mga ganun pangyayari. So, para ba lang... Ang dami palang loopholes yan kasi siguro gagawa din ng batas na para masiguro natin na fair and square ang lahat ng dealings dyan sa PCSO. You cannot answer that. The last hearing, if I remember, yung salitang Swiss challenge, it came from the PCSO people. I forgot na lang kung sino sumagot noon. Kasi during the last hearing, I raised that issue. And someone from the PCSO told me it's a Swiss challenge that is being practiced by other countries and therefore this being practiced by the PCSO. So therefore, ngayon, sinasabi niyo po, ma'am, attorney, na hindi niyo pinapractice yung previous administration, pinapractice yun. Okay, so that's illegal. So, yan po ay dapat imbestigahan ninyo. So, sino-sino po ang nabigyan ng kontrata na existing pa sa ngayon dahil sa Swiss challenge, cancelin niyo po yon dahil that was illegal. Tama po, Chairman? Okay, good. Now, ano pa tayong isa? Dalawa na lamang. Go ahead. Magandang tanghali po, mahal na tagapangulo. Meron lang po sana akong gustong maitanong sa atin pong mga bisita. Sa mga STL operators po, meron po ba sa kanila na hindi po nakakapag-remit po sa PCSO? Meron po. Ano po ang... laki ng utang nitong mga ito. Marami po ba sila? Marami po ba silang... While we are getting the data, Mr. Chair, may I just give a brief answer to the good senator? Sorry, Pagano, go ahead. The floor is yours. Thank you, Mr. Chair. Ang nangyayari po kasi, ang mga STL, meron nga pong tinatawag na GMMRR, which is the guaranteed monthly, minimum monthly revenue receipt. So, dapat po yun, buwan-buwan na niririmit po nila yon sa PCSO. Kung hindi po sila makapagbayad, ang tawag po doon, shortfall. So, that shortfall is actually backed by a cash bond, which they're supposed to pay at the time of the signing of the agency agreement. Ngayon, pag nagkulang po yan, so kinocall po yung sa cash ba, ay sasabihin po sa AAC, may kulang ka sa buwan na ito, you're given 10 days to make up for the shortfall. Now, if they do not make up for the shortfall within the 10 days, we will call on the cash bond. So, kunwari may cash bond po sila, babawasan na po yung cash bond nila. And then they are again ordered to replenish that cash bond. So if they do not replenish that cash bond, that is considered actually a major violation already, Mr. Senator, which is a ground for termination.
Opo, meron na pong mga na-terminate ang PCSO sa mga EACs na hindi po nagbabayad or hindi nila pinupunuan yung cash band nila kung nagka-shortfall po sila. I think we have the data. Follow up ko lang po, mahal na taga-pangulo. Kinakasuhan niyo po ba itong mga hindi po nagbayad na ito? Kasi sa pagkakaalam ko po, parang sa ngayon po, civil case lang po yata ang ano, no? Hindi po sila pwedeng kasuhan ba? Halimbawa, hindi po sila nakapagbayad? Mr. Senator, I will have to ask our legal. But, well, as far as I am concerned, from the time that we joined the PCSO, wala pa po akong alam na nakasuhan ng criminal case or civil case po dito. Ang ginagawa na lang po, tina-terminate na, parang tapos na po. Kahit po may utang pa po sila, terminated lang po. Hindi po nila kailangan bayaran yung kabuuan, ganun po. Supposed to be, babayaran po. Dapat po talaga yun. Opo. Hindi, tanong ko lang po uli. Ito po bang mga talipandas ng mga STL na ito, hindi na po sila nakakapagparehistro pa uli. Kambawa, may ibang tao na po, yung ganyan, kilala na po sila. Ganun, baka nag-iiba lang ng anyo, pero sila pa rin po. Ang ano po kasi is dun sa process ng pag-qualify ng mga applicants, tinitignan po kasi ng PCSO yung mga stockholders nila. Tapos required din po yung mga stockholders na may NBI clearance. So, yun po yung ano doon. So, kung hindi po parehong tao, hindi na ho matetrace talaga yan ng PCSO. To be honest, sir. Yes, sir. Meron pong investigasyon na kung sino po yung mga nasa likod. Kasi minsan, alam niyo po, dito sa ating bansa, magaling ang mga maraming hunyango rito. Opo, yun lamang po. Kasi alam niyo po, ako po ay mahal na taga-pangulo. Muslim po ako. Hindi din naman po sa akin talagang ang sugal po talagang bawal po, pero ako po yung nandito hindi para magpalaganap ng pananampalataya, kundi siyempre po ito po dapat nakikinabang ang taong bayan, at naniniwala naman po tayo na malaki na itutulong ng PCSO, kaya natatanong lang po ako, ito na lang po, magkano po ang utang na hindi po kinolekta dahil na terminate po ang mga operator? Last na po yun. Last na po, mahal na Pangulo. Last na po. Okay lang, Senator Robin. Mr. Senator, prior to 2020 daw po, mga 5 billion. 5 billion. Ayun, palagay ko po, mga mahal kong kasama po sa Senado, palagay ko po itong usapin na ito, kailangan hindi na po ito maging civil case, dapat po maging criminal case po ito. Po, yun lamang po, maraming salamat po, mahal na taga-Pangulo. Senator Rubin, that is a very good issue that you raised. That will be sa next hearing, tatalakayin po natin yan. Saan po napunta na yung 5 billion na yon? Sabi nyo nga po, wala na. Yung tao, yung mga operators ay naglaho na, di ba? So yung 5 billion na yon na hindi po nasingil at hindi man nagbayad, dapat po managot. Sir, we will look into meron this. Bang mga nakasuhan? Yung pong sinasabi ni Senator Robin, dapat po may makulong. Napakalaking pera yon. Kasi baka sinasabi lang nila na bankrupt na ako, pero wag ka. Ang ginawa nila ay parang hit and run. Matapos tumiba-tiba ng daan-daang milyon at magsasara at mag-open na naman ng panibagong location. Yun yung sinasabi ni Senator Robin. Go ahead, Senator Bato. Mr. Chair, Your Honor, if I may, alam mo yung 5 billion na hindi na-remit. 2022 lang daw yun. Ano, so meron pa. Ayor. Siguro, mag-exercise kayo ng due diligence dyan, ma'am. Kasi alam ko, pwede. Pwede hindi yung sinasabi ni Mr. Chairman na hit and run ang ginagawa itong mataon na ito. Kundi hit and hit.
hit and hit, walang run-run itong iba nito, Rel. Yun nga, gagawa sila ng kumpanya, tapos hindi nag-remit ng GMMRR for how many years? GMMR. Makipag-call lang. Alam mo lang, yung mga unholy alliances with the PCSO personnel, hindi na mabigyan ng mahabang panahon, hindi na putol yung kanilang prangkisa. Ngayon, finally, napadshot na talaga siya, naputol yung prangkisa. Itong mga ilang taon, ilang siglo na ito sa gambling business ng mga tao na ito, magharap naman ito ng ibang front na tao na gagamitin. Yes. Sila na sa likod, sila ang nagpipinance. So tuloy pa rin. Ngayon, hit na naman. After mag-hit, hindi mag-run. Tama ka nga. Lang. Hit and hit. Hit and hit. Ang gobyerno nito pag ganito palagi. The same people. So ibig sabihin, hit-hit ang tawag nun. Hit-hit. Dahil gumagamit na ng ibang personalidad. Mga adik na to, hit-hit lang, hit-hit. Mga ganitong ganyan tao. Kaya, ma'am, due diligence dapat ang gawin natin. Di ba, sir? Due diligence nila. Alam natin yung mga tao na ito. Yan na yung mga genius yan. Mga genius yan pagdating sa gambling operations. Hindi mo talaga maisahan yung mga tao na yan. Sila ang palagi nang iisa sa gobyerno. Kaya ingat tayo para hindi tayo malugi. Okay. Yun lang, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Senator Bato. So, balik tayo yung sinasabi ni Senator Robin Hood Padilla. We need a list of those people, those operators na hindi nakapagbayad na may utang at ano pong ginawa ng PCSO. Dahil kapag walang ginawa ang PCSO, hindi pwede. Kailangan po merong aksyon na ginawa ang PCSO. Kasuhan ng mga ito, dalhin sa korte yung pong kaso. Kasi mali natin, baka nanduloko lang yung baka may kasabwat na tulad sinasabi ni Senator Bato. Baka may nakikipagsabwatan sa mga taga-PCSO. Tuloy-tuloy pa rin operation nila kahit hindi sila nakapag-remit for so many months, kinukonsente kasi nga po merong kasabwat. And then later on, pag medyo hinog na, maalata na tayo, mainit na masyado, shutdown na natin, kumita na, maghati-hati na yung taga-PCSO at saka yung delinquent na operator, and then gagamit lang ng panibagong muka, mag-open ng panibagong company, panibagong dami, and hit ng hit. Tama si Senator Bato. Walang run. So ngayon, we need a list of those delinquent operators and what happened to them. Kapag wala, then dapat merong managot. Yun ang sinasabi ni Senator Robin. Dapat may makasuhan. Kasi we're talking of billions, 5 billion pesos. Buti sana kung 5 million lang. Okay lang siguro. Pikit mata, pero milyones pa rin yan. Pero 5 billion, no way. Go ahead, Mr. Arnel. Thank you, Mr. Chairman. Just to provide the clarification, yung 5 billion pesos na collection and remitted po, that happened in 2016 to 2020. So that was the time yung STL operations or all gaming operations of the PCSO were stopped. And then after that, we implemented the 2020 STL RIRR since 2020 po. And until now, no shortfall po. Okay. From the Lotto ATM. Pero just the same, pag-iimbestigahan po. Yes. Sino-sino yon at imbestigahan niyo po yung mga lahat ng mga bagong STL operators after that. Sino-sino sila, sino mga incorporators nila. Baka matrace back natin, baka isa doon sa mga delinquent na yon na nag-open lang, sabi nga Senator Bato, ng panibagong operations using different names. That has to be investigated because we're talking of billions. Kahit sabihin pa natin 2014 pa yan, going to 2012, 2010. Money is money and we're talking of billions. Na bilyones na niloko sa ating gobyerno na pera po ng taong bayan. Yes, Mr. Chairman, we'll do that. And based on the report from the branch operations sector, may mga collection cases daw po filed and then we'll check po ito. File a criminal case para mapilitan sila magbayad. Civil collection yan. Okay, si, may abogado tayo, si Atty. Coco. Atty. Coco, estapa raw ba yun? Abuse of confidence. Well, hindi. Pwede yung estafa kasi lalo na kung nag-collect sila. Pero just to clarify the clarification of Mr. Casas, you said 2016 to 2020 when STL operations were suspended. So, suspended? Up to 2019, yeah. Ulit. When were STL operations suspended? July of 2019. Ang start ng suspension? Yes, sir. Up to when? Then, na-lift nung ano?
6 months, 3 months? I think almost within the same year of 2019, Mr. Chair. Okay, so hindi yun. So, okay. So, merong operations nung period na yun. And then, so for that period, may operations and then 5 billion pesos were not remitted by the STL operators per your records. Tama? Yes, sir. Okay, so 5 billion. Ngayon, Mr. Chairman, when the PCSO submits to us the list of the STL operators, kung pwede, they should not stop with corporate names. Give us the list of the people behind the corporation. So, pati in... Kasi hawak naman ninyo yan. I'm sure hawak ninyo yung articles of incorporation. Pati siguro latest GIS noong time na yon. So, pati yon. Kasi, Mr. Chairman, doon tayo madadali pag sabit na mga pangalan yan, pangalan lang ng korporasyon yan. Eh. Hindi natin nakikita yung sino nasa likod. So, we pierce the veil. So, give us the incorporators, give us the GIS, officers, the latest na hawak ninyo. So, because that's part of your report para makita po namin. So, at least naklaro, I thought na these were theoretical amounts na projections lang na not remitted. These are real. Kasi yun, operations eh. May operations, may computation kayo, and 5 billion. Malaki po ito, Mr. Chairman. I'm talking to the chairman also of the PCSO, Mr. Kua. Masyadong malaki, 5 billion. There's a big weakness in your contracts with the STL operators na kung napapabayaan ninyo yung metro na ganun kataas, wala kayong action. Dapat pinuputol na ninyo yan because dala pangalan ninyo eh. Mr. Chairman. Dala pangalan ninyo yan. Kayo rin ang nasisira. Imagine yun, taya, PCSO accredited, and then wala na pala. Delinquent na siya. I mean, there's really a great weakness in your system kung umaabot tayo sa ganyang halaga. Na pati si Attorney Pagano, nung tinanong niya, hindi lang ito na-capture ng mikropono, nagulat, napasigaw. Nung nalaban niya 5 billion, may 5 billion? It's too much. That's true, Mr. Chairman. And, pati ako na-shock eh, kasi... I'm not aware of this information, and these are really operational matters that should have been looked into and brought to the attention of the board. So we have taken note of all of those things, Mr. Chairman. Meron pa tayo kasing Resolution 253 na pinail ni Senator Coco, pending resolution from you. But before that, okay. Isa na lang. We can set another hearing. Okay. Sino po si Tonton San Diego? Is he here? Tonton San Diego, raise your hand. Meron ako itatanong. Wala. Walang Tonton. Attorney John Derek, Ms. Chris Gregorio, Attorney Lauro, Mr. Juni, Mr. Larry, Dr. Arnel. Okay, wala rin si Tonton. Meron po nakakilala sa inyo kung sino po si Tonton San Diego? Ma'am? Attorney Pagano? Attorney Patiag? Hindi niyo po kilala? San Diego? Masipag po ito. Pinakamasipag. I'm telling you, siya po ang pinakamasipag na tao so far. At yan ang bagong balita sa bagong umaga ng bagong Pilipinas. Ito po si Leon DC. At ito ang World News Report. Rewind. React. Respond. Thank you for watching. Please like, subscribe, and click notification bell for more updates.